Welcome back mga kaDIY for today's video. Mag-unbox tayo. Wait, makikita niyo yung address ko tsaka pangalan. Takpan natin, i-blur natin gamit yung daliri ko. Ayan. So, unbox natin to mga kaDIY. I'm so excited for this. Papadaliin ito ang buhay ko. Alam niyo ba kung ano to mga kaDIY? Ito na. Bigyan ko kayo ng clue. Title na. Ayun ano, yung clue nasa title. May spot. May spot siya mga kaDIY. Ha. Ayan, may barcode pa. Si Cassisors, welcome back. Ha, yung mga nakakaalam lang niyan, yung mga talagang totoong DIYers mga kaDIY. Si Cassisors. Uy. Ang laki ng box. Maliit na yung laman. Oh. Hop. Ano to? Ano to? Oh. May plastic case mga kaDIY. Ay, butas. Ay, sorry. Salamat nga pala sa sponsor ng video natin. Nag-sponsor nito si Mrs. DIY. Ano to siguro yung plastic enclosure? No. Ito. Ano ba to? Oh, wala na, yun lang. Basura lang yan, kaDIY. Ito na yung ano natin, i-unbox talaga, tsaka isi-set up. Excited. Ay, bang bata. Oh! Oh! Alam nyo ba kung ano to? Ball pen! De, joke lang. Yan, yan yung tip ng pang spot weld natin, oh, di ba? Pang spot welding yan, yung gano'n, no? Para hindi na tayo maghihinang ng battery, mga kaDIY. Ang ganda. Silicon wire na nga pala to. So, ayan, flexible siya, malambot. Pero, high current. 10 AWG. So, check na lang natin or ilagay ko na lang dito sa baba kung hanggang ilang karat yung kaya isupport nun. Kasi sa mga spot welding, DIY spot welding, kailangan capable yung wire ng high current. Kasi high current yung ginagamit natin. So, ayan. So, tama. Ito yung enclosure niya yan. Itong plastic na to. Tapos, ito yung tip. Spot welding tip. Tapos, ito yung mga parts niya. Oh, may heat shrink tube. Oh, may free pa na ano. Nickel strip. Buksan natin mga kaDIY. So, ayan. Heat shrink tube. Nickel strip. O, siguro sa mga unang i-spot natin, pwede natin gamitin to. Bolts and nuts. Buzzer. Toot. Para may tunog yan. Toot. Toot. Kada ididikit natin. Toot. Tapos, ayan. USB charger. Yan. Tabi muna. Balik natin sa plastic para mawala. Hindi pa to mga kaDIY. Parts pa lang yan. Ito na yung main attraction. Woo! Tarot! Malaki pala to. Sa picture, ganyan lang. Malaki siya sa totoong buhay mga kaDIY. Ito yung kamay ko. Ah. Malaki yung kamay ko. So, nasa 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 10 inch. 10 inch yung haba niya. Ayan. Ito yung battery. So, may kasama na siyang battery. 10 inch? Ay, 5 inch lang pala, sorry. Na-multiply ito ko. 5 inch. Tapos, ayan. Dito yung charging port. Gamit itong USB cable natin. So, ayan. Dito yung charging port. Focus ka nga. Yun. Tapos, dito natin ihinang yung buzzer. Ito yung positive natin ng battery. Ito yung B-negative naman. Dito yung negative out. So, itong... Tabi ko muna yung box mga kaDIY ha. So, ito. Yung B-negative... Ay, yung out-negative. Diyan natin ikakabit to. Yan. Diyan. Tapos, itong positive naman dito. Sa B+. Yan. Tapos, kabit na muna natin. Bakit may heat shrink tube? Hindi ko alam eh. Baka dito para ano, iwas short. Yan, di ba? O, tama. Pwede nga dito yung mga kaDIY dyan. Para ito lang yung nakalabas yung tip. Yan.
Yun, yung battery capacity nito kaDIY is 4.5 amp hour. So, maliit lang naman. Parang battery lang ng cellphone yung capacity niya. Pero, 100C. So, yun yung current discharge rating niya. So, paano malalaman kung ilang current yung 100C? So, yung 100C is multiplied by 4.5 amp hour. So, 450 amps yung kaya i-output ng battery na to. So, ayun, ang taas, di ba, mga ka-DIY? Alam nyo ba, ganito yung mga ginagamit sa mga car jump starter na maliliit. So, pinagpa-parallel lang nila. Mukhang power bank lang yun, ito, siga ganun. Ang gamit nilang battery, high C rating yan, ganyan. Ganito rin, ay, LiPo nga pala to, ha, LiPo, kasi polymer yung case niya, kaya LiPo. Pero lithium din, yan. So, kabit natin mga ka-DIY, ha. Ikabit natin yung mga parts. Bye-bye mga ka-scissors. Mga ka-DIY, quick sponsor break muna tayo. Thank you Sun Life and Mrs. DIY for sponsoring this video. Lingit sa mga kaalaman nyo mga ka-DIY, si DIY Pinoy ay isa ding financial advisor. Bukod sa advokasya natin na gumawa ng cheap DIY project at renewable energy,
Advokasya din natin na tulungan ang lahat ng mga Pilipino i-secure ang kanilang buhay at pamilya. Kaysa ang life, pwede tayong magkaroon ng life, health, and investment in one package. Mas mabuti na ang handa, mga ka-DIY. Kung interesado kayo malaman paano ito kay Sunlight, comment lang ng Sunlight. Balik na tayo sa video natin, mga ka-DIY. Mga ka-DIY, after few hours of charging, kasi kanina diba nakita natin 1.4, 1.6 yung voltage. Actually, dapat, hindi talaga dapat. Hindi talaga dapat ganun yung voltage ng mga ka-DIY kasi ang nominal voltage ng LiPo battery na to is 3.7. So, depleted 3 volts. So, hindi na dapat bumaba ng 3 volts kasi posible masira. Full charge naman niya is 4.2. So, na-charge ko na for 5 hours, 4 to 5 hours. Ang voltage niya ngayon is 4 volts. So, hindi pa fully charged pero okay na yan. Testingin na natin if gagana siya. Para gamitin, meron nga pala dito ang push button. So, pindutin natin. Ayun. Umilaw na siya kulay blue. Pag charging, kulay red yan. So, unang pindot, may tatlong setting nga pala yun. Yung unang pindot natin is low setting. Pangalawang pindot, dalawang beep, medium. Tapos isa pa, tatlong beep, yun na yung highest level niya. So, pag nilong press niyo ulit, mamatay na siya. Yan. So, balik tayo sa level 1. Ayan, level 1 na. Yan, mga ka-DIY, ito nga pala yung kasama niyang nickel strip. So, muto lang ako ng maiksi, tapos tutupiin natin. I-try lang natin dito. So, usod natin yung battery. Testingin natin, mga ka-DIY. So, kahit alin yung una niyong i-connect. So, ganyan. Ididikit yung ganyan, tapos yun. Ganun lang. Nakita nyo ba? Sa pa. Yun. Yun talaga. So, ayan yung burn niya sa level 1 medium niya. Ay, low setting yan. Ayan yung low setting. Tapos, ayan yung burn niya. Try naman natin yung medium. So, ayan. Yan yun yan. Dumikit. Effective. Medyo malayo lang yung ano ko. Try natin yung isa pa. Tingnan nyo. Yan, yan yung spot niya. Try naman natin yung medium para ma-compare natin yung gano'n siya kalakas. Yan. Try natin. Yun, isa pa. Yun. Burn mark. Oh. Mas malakas ay mainit. Ito yung low, ito yung medium. Tapos kung titingnan natin sa sunog sa likod, yan, ito yung low, ito yung medium. So, mas malakas yung medium. Ngayon, try naman natin yung third, yung highest. Pero tingin ko, hindi ko naman nakakailangan ninyo eh. Pero yung low, okay na tingin ko. Pero try natin para ma-compare natin yung gano'ng kalakas yung highest power setting niya. Itong press, 3 beeps. Yun. So, try natin mga ka-DIY. Kita nyo ba yun? Ang lakas ng spark. Isa pa. Boom! Tingnan nyo naman yung burn marks niya. Low, medium, high. High. Tingnan mo, lakas. O, tingnan nyo yung ano niya. Ito ulit, low, medium, high. So, kung gagamitin ko, tingnan ko, low lang ako, low. Sa mga kapal na nickel strip na lang siguro nyo gagamitin to. Kasi ito, tingin ko, 1mm ata ito. Hindi ko sure kung anong size to. Ayan, dumikit na siya. Hindi na natin mapapaghiwalay. Diba, tinupi ko. Galing.
June! Kita! Pa. Yeah. Lakas ng sunog. Aray ko, init. So, ayun nga mga ka-DIY. Nakita nyo naman, effective. So, approve! Tingnan natin yung voltage. Bali, nakasampung ano tayo. Nakasampu na test. So, tingnan natin. Oh, mataas pa rin naman. So, hindi nagbago halos yung voltage niya simula nung ginamit natin at after. 10 spot yon. So, ito yung box niya ulit. Tapos, ito yung kasama niyang case. Kaso, medyo napapangitan ako eh. So, bahala na kayo kung gagamitin niyo yung case. So, kapag ito ginamit niyo, syempre, ibubutas niyo yung lalabasan nito. Tsaka, paano nyo pipindutin? Kailangan nyo palitan yung switch. Bibili kayo ng push button dito. Tapos ihihinang nyo dito. Tsaka yung ilaw, hindi nyo na rin makikita. Kailangan i-modify nyo rin kung itong case na to ang gagamitin. Naisip ko, ito, pwede rin. Mas maliit. Bubuksan na lang kapag pipindutin. Tapos ibubutas natin dito yung ito. Pero, bahala na kayo kung anong gusto nyo gamitin na case mga ka-DIY. Sa akin sa ngayon siguro ganito na lang muna. Tapos ayan. May minodify nga pala ako kasi 'di ba kanina kinabit natin. Eh may tornilyo kasi so medyo naka-bend yung board. I-up ko muna. Naka-bend yung board. So ang ginawa ko nilagyan ko ng washer. Ayun, nilagyan ko ng washer para may space. Totally space pero mahigpit naman yung contact, tsaka maganda yung contact. So, yun lang for this video mga ka-DIY. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Kung nagustuhan nyo, please hit the like button dito. Yan, gawin yung blue. Ay, subscribe button pala yun. Gawin yung blue. Wasakin nyo. Tapos like and share na rin mga ka-DIY. Hello mga ka-DIY. Since malapit na ang ating first anniversary, we'll be having a huge giveaway! So here are the mechanics. First, syempre dapat naka-subscribe ka sa DIY Pinoy. Next is, you have to like this video. Next, watch the next video in the end screen or click the I button to view it. Comment to that video, hashtag DIYP1Noy Anniversary. And you will get a chance to win these awesome prizes! 10 winners will be announced via YouTube Live on August 21, 2020 at 8 p.m. Thank you for watching!